In demand ngayon ang construction industry sa pagpasok ng 2024. Aprobado na kasi ang mahigit 200 na infrastructure projects ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Halos isang dekada na ang construction worker ang 44 na taong gulang na si June. Mula Norzagaray, Bulacan, bumabiyahe siya papuntang Quezon City para magtrabaho sa isang construction site. Ayon kay June, itong trabaho ang tumusto sa pag-aaral at mga pangangailangan ng kanyang 9 na anak. Kaya laking pasasalamat niya na di siya nababakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin ngayon. Sa ngayon sir, this month sir, dire-diretso sir, pagkatapos po ng isang site po namin, lilipat naman po ka ng engineer sa ibang site na pagkatrabahuan. Umaasa si June na magtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Kaya nang mabalita ang in-demand ng mga construction workers sa susunod na taon, ikanatuwa yan ni June. Sana sir, number one po rin supporting dun sir, matuloy po yun para matulungan po kami mga mahihirap. Ayon kasi sa National Economic and Development Authority o NEDA, construction industry ang mangunguna sa mga sektor na posibleng magbigay ng oportunidad sa maraming Pinoy sa 2024. Halos 200 na flagship projects ng gobyerno kasi inaprubahan ng ahensya ngayong taon. This year, the NEDA Board approved the list of 197 infrastructure flagship projects amounting to about 8.7 trillion pesos. Which aims to address the economy's long-standing infrastructure deficits. Kabilang sa mga proyektong nakapila ay ang pagpapatayo ng mga daan, tulay, paliparan, railway at pantalan. Bukod sa construction, magiging patok din sa 2024 ang tourism and accommodation industry, restaurants at manufacturing. Sa kabilang banda, aminado ang NEDA na may mga industriya pang di nakakabangon mula sa pandemya. Some sectors such as mining and quarrying, construction, transportation and storage, accommodation and food service, real estate, and other services have not yet fully recovered as of the end of the third quarter. Tingin naman ni Balisakan, isa ang pagmimina sa makakatulong para makalikha ng dagdag na trabaho at makakapagpalago sa ekonomiya ng bansa. Pero kailangan ng tulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsulong ng responsible mining para hindi ito maabuso. Sayang yung ano natin ay mga opportunities natin sa mga minerals natin kung hindi natin take an advantage now, especially in light of the demands by the green technologies. No? Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.